At para po sa ating mga kababayang uuwi sa mga probinsya ngayong undas, ipinapayo ng Philippine Coast Guard na planuhin po ang biyahe. Asahan kasing may makakansilang biyahe ng barko dahil sa nagbabadyang sama ng panahon dulot ng bagyong Paeng. May ulat si Karen Villan. Malalaki ang mga dalang bagahe ni Edgardo patungo Cagayan, kaya naman mas pinili niyang sumakay ng barko kaysa magdagdag ng bayad sa bagahe sa eroplano. Iyon nga lang, dahil sa sama ng panahon, nag-alala sila sa pagbiyahe sa dagat ngayong araw. Kasi nagkuha namin sa balita, LPE pa kasi parang wala pang pinangalanan. Kung may bagyo daw, apot, pangalan to, Literpi. Sa harap ng kabi-kabilang biyahe ngayong mag-uundas, nasinabayan pa na pagdating na bagyong Paeng. Ayon sa Philippine Coast Guard, asahan na mayroong mga biyahe ng barko ang makakansela. Pinapayuhan ng Philippine Coast Guard ang mga pasahero na planuhin na ang inyong biyahe at i-coordinate ito sa mga shipping lines dahil oras na ilagay na sa signal number 1 ang isang lugar, otomatikong kanselado na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Iniiwasan din na maabutan ng signal warning ang isang pampasaherong barko, kaya naman mahigpit ang monitoring ng PCG sa abiso ng pag-asa ukol sa signal warnings. That is a scenario na kailangan na maiwasan natin. Oo, dahil kung tayo ay proactive and if we are that diligent in monitoring the track of the typhoon, we can readily advise vessels departing from port of origin not to depart because sabi nga natin from port of origin then sa daraanan niya up to the next port of call kung covered siya ng signal number 1 hindi na natin siya dapat parisin. Paalala naman ng shipping line sa mga pasahero sakaling matanggap na ang kanselasyon ay huwag nang tangkain pumunta pa sa Pantalan dahil papauwiin din sila upang hindi na ma-stranded. Sa ngayon, wala pa namang biyahe ng mga sasakyan pandagat ang nakakansela dulot ng bagyong Paeng. Karen Villanda para sa Bayan.